Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Laming. Taong 1979, Alcoy, Cebu. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho sa isang maliit na karinderya, itong si Laming. Bilang nagluluto ng mga pagkaing itinitinda nila sa araw-araw, hindi niya maipagkakaila ang pagod sa kanyang trabaho. Bagaman mababa ang sahod, pinipili niya pa ring manatili dito sa kadahilan ng matagal na panahon na niyang hinahangad ang ganoong trabaho. Wala pang asawa itong si Laming, binatang binata sa edad niyang 38 taong gulang. Magmula kasi noong namatay ang kanyang kasintahan noong nasa kolehiyo pa lamang siya, hindi na niya sinubukan pang muling umibig. Marami naman siyang nakakatagpo sa kanilang lugar, subalit hindi niya nararamdaman na tipo niya ang mga babaeng yon. Para kay Laming, hindi na hihigit pa sa parausan ng mga babaeng nahuhumaling sa kanya. Dahil sa pagkahilig niya sa mga babae, kaya na may karamihan sa mga dalaga sa kanilang baryo pinapaiwas sa kanya. Karaniwan kasing nahuhulog ang mga ito dahil sa mabubulaklak niyang mga salita. Isang umaga, habang nagluluto siya sa karinderya, nakasilay siya ng mag-amang abalang-abala sa pagpipili ng ulam. Pagsipat niya sa pagmumuka ng dalagang yon, agad naman siya roong nahumaling dahil sa purong Pilipina nitong ganda. Maliban sa kayumanggi nitong balat, napakakinis din ng pagmumuka nito at halos pagdududahan mo yung may lahing banyaga. Maya-maya pa, matapos niya yung sipatin mula ulo hanggang paa, doon na siya naglakas loob na lapitan ang mag-ama para kausapin. Tay, ano ho ang hanap ninyo? Tanong ni Laming sa ama nito, sabay sipat sa anak. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, doon na ito nag-umpisang magtanong sa kung ano ang mga pagkaing kanilang itinitinda. Hindi kasi ito basta-bastang nakakapili ng uulamin nila, gawa ng mariinyong umiiwas sa mga dugo ng hayop at sa karne ng baboy. Matapos namang malaman ni Laming ang tungkol doon, agad naman niyang itinuro ang mga kalderong naglalaman ng mga sinabawan nilang kambing at baka. Itinuro din niya roon ang iba pa nilang mga putahe nang sa gayoy meron itong pagpipilian. Makalipas lamang ang ilang minutong pamimili, nakapagdesisyon na nga ang ama ng dalaga. Sa pag-alis ng mga ito, halos hindi na niya maituon ang kanyang atensyon sa pagtatrabaho dahil sa pabalik-balik niyang pag-alala sa mukha ng dalagang yon. Pakiramdam niya, yung dating kaba na minsan niyang naramdaman sa yumaon niyang kasintahan ay muli na namang bumalik sa kanyang katawan. Sa paglipas ng mga araw, wala siyang ibang hinintay na bumalik sa karinderya kundi ang mag-ama. Nang mapagtanto niyang bibihira lamang pala itong bumili ng ulam sa kanila, doon na siya nagpasyang hanapin ang bahay nito sa pamamagitan ng kanyang mga kaibigang nakatambay sa baryo. Hindi naglaon, nang malaman niyang sa susunod na baryo papalayo nakatira, nagdesisyon siyang doon ay bumisita sa araw ng kanyang pamamahinga. Pagsapit ng araw ng Linggo, maaga pang nag-asikaso itong si Laming. Pinili niyang suotin ang pinakamaganda niyang damit, kalakip nito ang matagal na niyang iniingatan na sapatos. May suklay din siyang nakareserba sa kanyang bulsa at sa Laming halos hindi maitago ang kabuuan ng kanyang mga mata. Sobrang tigas din noon ang kanyang buhok na sa tuwing yon ay naaarawan, hindi na ito kayang mapagalaw ng hangin. Para makaiwas sa mahaba-habang lakaran,
nag-arkila siya noon ng kabayo sa kanyang kaibigan. Bago siya tuluyang umalis, sinigurado niya munang marami siyang dalang pera nang sa gayoy magmukha siyang galante sa harapan ng ama nito. Bago sumapit ang 10:00 ng umaga, narating na nga nila Laming ang sumunod na baryo. Nagtanong-tanong siya roon hanggang sa marating na niya ang isang bahay malapit sa gilid ng palayan. Napakalaki ng bahay na yon, na halos isang kwarto lamang nito kasing laki na ng kanyang tinitirahan. Bagaman alam niya sa kanyang sarili na mayaman ang pamilya ng babae, hindi pa rin siya nagpatinag. Sa isip-isip niya, walang kwenta ang yaman nito kung makakapag-asawa lang naman yon ng walang kwentang lalaki. Sa pagpasok niya sa loob ng bakuran ng bahay, agad naman siyang sinalubong ng ama nito kasakasama ang iilan nitong mga trabahador. Pagsilay naman ni Laming sa pagmumukha ng mga taong yon, hindi niya maipagkakaila ang animoy pakiramdam na naiirita ito sa pagdating niya. "Magandang umaga ho, tiyo." Bungad na wika ni Laming sa ama ng babae. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung nagtanong ukol sa kanyang pakay. Dahil sa wala naman siyang maisip na dahilan sa kanyang pagpunta, wala na siyang nagawa kundi ang magsabi ng totoo. Inaasahan niya noon na sa pagiging tapat niya, gagantihan siya ng ama nito sa pamamagitan ng mabuting pakikisama. Matapos namang marinig ng lalaki ang kanyang sinabi, napatangulang naman ito sa kanya habang sumasagot ng, "Ah, ganun ba? Sige, tinatanggap ko ang iyong pagbisita. Pero paalala lang, kaibigan, hindi madaling kausap ang anak ko. Sa katunayan, marami na ring umakyat ng ligaw dito sa amin. Pero lahat sila, nabigo." Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman itong si Laming habang sumasang-ayon. Sa isip-isip niya, marahil kaya nabigo ang mga binatang minsang umakyat ng ligaw sa dalaga ay dahil sa wala silang magandang pagmumuka. Kumpiyansa siya noong mapapaibig niya ito, lalo pat wala pa ni isang babae ang nakatanggi sa kanyang mga alok. Habang naglalakad sila papaloob ng bahay, pansin na pansin naman niya ang dami ng tauhan ng ama nito na animoy meron yung isang malaking negosyo. Bawat isa sa mga tauhang yon, abalang-abala sa kanilang mga ginagawa. Ang iba nga, kahit kinakausap yon ng ama ng dalaga, hindi pa rin ito nakikinig. Ang labis pang ipinagtataka doon ni Laming ay ang mga kakaiba nitong amoy sa katawan na parabang hindi naliligo. Noong una, inakala niyang dahil lang yon sa trabaho, pero habang lumalayo sila sa pinto ng bahay nito, mas lalo niyang nalalanghap ang nakakasulasok na hangin. Bilang pagpapakita ng respeto sa ama ng dalaga, pinilit yung tiisin ni Laming hanggang sa masanay na siya. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nadapo na nga sila sa silid na kinaroroonan ng dalaga. Pagkatok ng ama nito sa pinto, agad naman yung binuksan ng dalagang abalang-abala sa pagpapaganda ng kanyang katawan. Dahil sa napakaamo nitong pagmumuka, kaya na may halos hindi na maunawaan ni Laming ang sobra-sobrang kaligayahan na kanyang nararamdaman. Walang sabi-sabi, agad naman siyang ngumiti habang dinudukot ang kanyang mumunting regalo. Pagsilay ng babae sa kanyang daladalang gintong kwintas, napangiti lang naman yon habang iniaabot ang bagay na yon. Nang makuha na ito ng dalaga, pinahintay siya nito sa baba para makapag-usap sila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman silang bumaba para maghintay. Maya-maya pa, nang mag-umpisa na ang pag-uusap nila,
Napagtanto naman niyang madaling bulahin sa mabubulaklak na salita ang dalaga. Napansin din niyang wala pa yung gaanong masasakit na karanasan na siya namang mariin niyang pinanghawakan. Sa isip-isip ni Laming, madali niya lamang mapapaikot ito sa kadahilanang masyado pa yung inosente pagdating sa relasyon. Sa loob ng ilang araw, palagi niya yung binibisita, bit-bit ang mga pasalubong niya. Dahil sa pag-aakyat niya ng ligaw sa dalagang yon, kung kaya't medyo napapabayaan na niya ang kanyang trabaho. Yung may-ari ng karinderyang kanyang pinapasukan, halos na pagsasalitaan na siya ng masama, gawa ng sa isang linggo, 3 beses siya kung lumiban. May mga pagkakataon ding binabalaan na siya nito sa kanyang ginagawa, subalit hindi pa rin siya nagpapatinag. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa loob ng kanyang bahay, may narinig siyang pagkatok sa pinto. Inakala niyang mga kaibigan niya lamang ang mga ito, subalit nang marinig niyang sinambit ng mga panauhing yon ang pangalan ng dalaga, doon na siya bahagyang kinabahan. Walang sabi-sabi, agad naman niyang binuksan ang pintuan ng kanyang tahanan at kasabay nito ang pagbungad sa kanya ng 3 lalaki na namamasukan sa ama ng dalagang kanyang nililigawan. Pinapapunta kayo ngayon ni Ginang Amor sa kanyang bahay. Meron kayong seryosong pag-uusapan. Wika ng isang lalaki pagsilay nila kay Laming. Dahil sa sinabi nito, dali-dali naman siyang nagpalit ng damit. Bago niya nilisan ang kanyang tahanan, sinigurado niyang wala siyang nakalimutan. Sa pagbagtas nila ng daan, doon niya napag-alaman ng mga rason kung bakit siya nito hinahanap. Ayon sa tauhan ng ama nito, kasalukuyang nagtitipon-tipon sa bahay ng dalaga ang 5 nitong manliligaw. Upang makapagsimula sila ng pormal, kinakailangan ni Laming na dumalo sa pagtitipon. Dahil sa wala naman siyang ideya sa mga nangyayari, kaya na may inaasahan niyang isang paligsahan at pagsasaya ang magaganap noong gabi. Subalit pagdating nila sa bahay nito, laking gulat na lamang niya nang mapagtanto niyang taliwas sa kanyang inaasahan ang mga nangyayari. Bagaman hindi pa siya nakakapasok sa loob, ramdam na niya ang animoy kakaibang asal na ipinapakita ng mga taong nagbabantay sa paligid. Pumasok lang kayo dyan. Nandyan lang sila sa likod ng pinto. Wika ng lalaking kasama niya. Sa pagbukas naman niya ng pintong yon, doon bumungad sa kanya ang napakadilim na paligid. Habang umiikot ang kanyang paningin sa lugar, unti-unti naman niyang napapansin ang pagkakaroon ng siga ng maliliit na sulong na kasabit sa dingding nito. Hindi naglaon, bumungad sa kanya ang isang bruha at 5 matandang nag-uusap-usap. Dala ng pagkagulat noon ni Laming, agad naman siyang tumalikod, subalit pagsilay niya sa may pinto, nasipat niya ang ama ng dalaga. Sa isang iglap, napansin niya ang muling pagliwanag ng paligid at kasabay nito ang pagsilay niya sa dalaga, kausap ang 5 nitong manliligaw. Dahil sa bilis ng pangyayari, kaya na may inakala niyang namamalikmata lamang siya noong mga oras na yon. Inisip na lamang niya, baka dala lang ng pagod ang kanyang mga nakita. Makalipas lamang ang ilang minuto, nag-umpisa na nga ang kanilang salo-salo. Inuman, kwentuhan, yabangan, at kung ano-ano pa, makuha lamang ang atensyon ng dalaga. Sa paglalim pa ng gabi, halos hindi na mawari ni Laming kung ano ang kanyang ginagawa. Pansin na niya noon ang labis niyang pagkalasing pero hindi naman niya magawang matanggihan ang inuming iniabot ng ama nito. Maya-maya pa, pagkaubos ng alak na kanilang pinagsasaluhan,
Laking gulat na lamang niya nang bigla siyang tabihan ng ama ng dalaga. Alam mo, Laming, boto ko sa'yo. Kung kayo magkakatuluyan ng anak ko, abay wala yung problema sa akin. Pero hindi naman ako makakapagpasya niyan. Si Amor pa rin ang masusunod. Wika ng ama nito. Nang marinig naman ito ni Laming, napangiti lang naman siya habang pinagmamasdan ang ama ng dalaga. Para sa kanya, isa na yung napakalaking lamang, lalo pat sa kanilang anim, siya pa lamang ang nagawa nitong mapagsabihan. Sa pagtungtong ng alas 12 ng gabi, nang akmang uuwi na sila, bahagya naman silang natigilan nang ipasara ng ama ng dalaga ang pinto ng bahay nito. Dahil sa ginawa nito, agad namang napasipat doon si Lalaming para magtanong. Ano ho ang problema? Tanong ni Laming sa ama ng dalaga. Matapos naman itong marinig ang sinabi niya, paisa-isa namang nagsipatayan ang mga sulo habang nananatiling nakatayo ang lalaki. Nang ilang piraso na lamang ng sulo ang nakasindi, doon nila nakita ang pagbabagong anyo ng mag-ama. Ayon kay Laming, habang nakatayo ang dalawa sa harapan nila, bigla na lamang naging abnormal ang mga katawan nito. Yung braso ng ama ng dalaga, bigla na lamang bumukol habang ang tiyan naman nito ay mabilisang lumulobo. Halos 3 minuto lamang noon ang naging pagitan nang bumungad sa kanila ang 2 dambuhalang nilalang na merong itim na balat. Namumuti na din ang mga mata nito at meron yung napakalapad na mga bunganga. Dala ng takot noon nila Laming, pinilit nilang lumabas ng pinto, subalit mariin naman silang pinipigilan ng mga tauhan nito. Nang dumating na sa puntong wala na silang nagawa, nagpasya silang maghiwa-hiwalay sa paniniwalang may nakabukas pang bintana sa loob ng bahay. Halos sinuyod nila noon ang 2 palapag pero lahat ng bintanang nakabukas ay merong rehas sa labas. Matapos nilang masuyod ang kabuuan ng tahanan, pansin naman nila ang mag-ama na animoy nananatiling nakatayo sa gitna ng sala. Makalipas lamang ang ilang minuto, doon na unti-unting umiyak ang anak nito at kasabay nito ang pag-aangil ng nilalang. Sa isang iglap, walang habas nitong sinugod ang lahat ng lalaking naroon ng buong galit at lakas nito. Dahil sa pangyayari, agad namang nabalda ang 5 lalaking kasabayan ni Laming. Pilit pa yung humihingi ng tulong sa kanya, pero para itong laruan na kinakaladkad ng nilalang. Sa pagdating ng puntong tuluyan na yung nanghina, nagdesisyon si Laming na lumabas sa kanyang pinagtataguan. Malakas ang kanyang kutob, papatayin siya ng nilalang na yon kung magtatangka siyang tumakas. Habang nanginginig siyang naglalakad, panay naman ang kanyang pagmamakaawa sa 2 na buhayin siya. Nang mapansin naman siya ng ama ng dalaga, agad naman yung tumitig sa kanya, bit-bit ang 2 bangkay ng manliligaw nito. Matapos yan, dahan-dahan naman siyang tinanong ng nilalang kung nais pa rin ba niyang magpatuloy sa pag-aakyat ng ligaw, gayong alam na niya ang katotohanan sa likod ng totoo nilang pagkatao. Nang marinig naman yon ni Laming, walang pagdadalawang isip naman niyang sinang-ayunan ang nais nito. Sa isip-isip niya, kapag hindi siya sumang-ayon sa nais ng nilalang, maaaring yun na din ang pinakahuling gabi na masisilayan niya ang mundo. Dahil sa kanyang naging sagot, kaya na may wala na itong nagawa kundi ang manatili. Hindi na siya nito ginalaw pa sa kadahilan ng pinanghawakan ng nilalang na yon ang mga sinabi niya. Bago siya nito tuluyang talikuran,
tinuro nito ang kanyang dibdib habang nagwiwika ng... Patunayan mo yung sinabi mo. Aasa ko sa iyo lamig. Huwag na huwag mong sasaktan ang anak ko. Dahil ngayon pa lang, sinisiguro ko sa iyo, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Sa paglipas ng mga araw, nanatili sa tahanang yun si Laming. Napakaganda ng kanyang buhay roon na halos hindi na niya kinakailangan pang magtrabaho para makakain. Ang kinakailangan niya lamang gawin, bantayan sa lahat ng oras ang dalaga. Sundin ang gusto nito at hayaan niyong magdesisyon para sa kanyang sariling buhay. Sa madaling salita, naging alipin ng dalagang yun si Laming. Kapag naaktuhan siya nitong tumitingin sa ibang babae, labis siyang nagagalit. Malaya naman siya sa lahat ng bagay, halos kaya nga niya noong umuwi sa kanyang tahanan, pero sa pagsapit ng gabi, kinakailangan niyang bumalik sa bahay nito. May piling oras lang din ang pahintulot nito sa kanya na lumabas, nang sa gayoy maipagpatuloy nila ang kanilang pagmamagandahang loob. Makalipas pa ang ilang buwan, kahit papaano, unti-unti na rin nagustuhan ni Laming ang pag-uugali nito. Marami na din siya noong naranasang kakaiba, kagaya ng pagiging saksi sa paglalabanan ng mga aswang, alinsunod sa nais ng ama nito. Ayon sa kanya, hindi pangkaraniwang aswang ang mag-ama, gawa ng marami itong mga alagad na nasa ilalim ng kanilang pamamahala. Kapag nabuburyong ang mga nilalang na yon, nagpapadala yon ng mensahe sa iba't ibang angka ng mga aswang ukol sa pagbubukas ng naisip nitong patimpalak. Purong patayan ang nagpapasaya sa mga ito, subalit sa isang banda, walang kahit na sino ang naglalakas loob na kumalaban sa kanila. Sa pagsapit ng ikawalong buwan ng kanyang pananatili sa lugar na yon, merong nakatunog na isang albularyo ukol sa pagiging alipin ni Laming. Ilang araw din siya nitong minanmanan hanggang sa magkaroon na yon ng pagkakataon para siya ay patakasin. Isang hapon, habang naghahanda siyang bumalik sa tahanan ng dalaga, bigla naman siyang pinasok ng nagmamadaling albularyo sa loob ng bahay niya. Pagharap nilang dalawa, inabisuhan siya nitong isako ang mga damit niya, gawa ng aalis sila bago sumapit ang takip silim. Nang marinig naman yon ni Laming, para siyang utosang naging sunod-sunuran sa sinabi nito. Bagaman hindi siya nakakapagsalita, aminado siyang hangad din niyang takasan ang mag-ama. Halos hindi na kasi masikmura ni Laming ang pagiging sunod-sunuran sa mga ito, gawa ng magmula noong nasilayan niya ang totoong anyo ng babaeng yon, nawala na siya dito ng paghanga. Ang pagtingin na lamang niya roon, hindi na hihigit pa sa isang halimaw. Makalipas pa ang ilang minuto nilang paghahanda, agad naman niyang binagtas ang daan patungo sa dulong parte ng lugar. Kahit hindi na nila alam ang kanilang dinaraanan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad, gawa ng ayon sa matandang tumulong sa kanya, kinakailangan nilang makatawid ng dagat upang tuluyang makatakas sa mga nilalang na yon. Kapag hindi nila ito nagawa bago sumapit ang dilim, may posibilidad na yun na din ang hudyat ng pagwawakas ng kanilang buhay. Sa pagsapit ng alas 6 ng hapon, nagawa na nga nilang makarating sa dalampasigan. Habang naghahanap sila ng bangkang masasakyan, bigla naman nilang nasipat ang tauhan ng mag-ama. Pagsilay doon ni Laming, hindi na siya nagdalawang isip na magnakaw ng bangka. Bago pa man sila nito maabutan, nagawa na nilang makapagsagwan papalayo. Isipin ninyo,
Napakalawak ng laot sa karagatan ng Cebu at pawang maliit na bangka lamang ang kanilang sinakyan, makatawid lamang rito. Kahit hindi na sila nag-aalala sa mga nilalang na yon, labis pa rin silang nababahala, lalo pat hindi sila sigurado kung payapa ba ang dagat o malapit nang bumagsak ang iniipon nitong unos sa laot. Sa pagsapit ng gabi, habang nagsasagwan sila sa kawalan, ramdam na nila ang unti-unting pagtaas ng alon. Maya-maya pa, pagsipat nila sa kalangitan, doon nila nasilayan ang grupo ng mga aswang na lumilipad. Unti-unting bumababa ang lipad ng mga ito dahil sa sumpa ng dagat. Pagsilay nila Ming sa dalagang kasama ng mga tauhan ito, pilit naman niya yung pinababalik, subalit hindi ito nakikinig. Nang dumating na sa puntong kumapit na sa mga nilalang na yon ng sumpa ng tawid dagat, para itong mga batong bumagsak sa tubig. Sa pagbulusok ni Amor sa laot, nagawa pa nitong makahingi ng tulong kay Laming, ngunit agad din naman yung hinila ng dagat papailalim. Ayon sa albularyo, yun na ang hudyat para sa kanya kung bakit hindi na siya maaari pang bumalik sa lugar na kanyang pinagmulan. Dagdag pa nito, marami pa namang mga lugar na maaari niyang puntahan para siya ay makapagbagong buhay. Sa pagdating nila sa kabilang baryo, agad namang nagpaalam sa kanya ang albularyo. Babalik yun ang Cebu upang muling magligtas ng mga kaluluwang maliligaw sa teritoryo ng mga demonyo. Magmula noon, tumatak na talaga sa isipan nila Ming ang mga pangyayaring yon at kailan may hindi na niya sinubukan pang mag-asawa. Mas pinili niyang manatiling nag-iisa sa takot na baka muli na naman niyang maranasan ang mahumaling sa isang aswang na katulad ni Amor. Pero kahit anong saliksik ni Laming tungkol doon sa albularyong nagsalba ng buhay niya, wala talaga siyang mahagilap na impormasyon tungkol dito. Ang tanging bukang bibig lamang ng mga antingero o albularyo na napagtatanungan niya na yung tumulong sa kanya ay isa sa mga sundalo ng Panginoon. Okay. Opinyon ko sa buong kwento. Alam nyo, yung nangyari kay Laming, pakiramdam ko isa tong napakalaking patunay na meron talagang himala. Kasi sino ba namang makakaalam na albularyo na inaalipin si Laming ng mga aswang? Diba? Yun nga lang talaga, baka totoo rin yung sinabi ng mga antingero o kapwa albularyo nung tumulong sa kanya na isa nga ito sa mga sundalo ng Diyos. Ano ba yung ginagawa ng sundalo ng Diyos? Sila yung nakikibaka, nakikigera, nagliligtas ng mga tao. Diba? Sila yan eh. So, dito kay Laming, sobrang swerte niya. Diba? Kasi nga, binigyan siya ng isa sa mga sundalo ng Diyos. Paano kung wala yon? E malamang sa malamang, wala tayong ganitong kwento, tapos kinatay na tong si Laming. Diba? Para naman kay Laming, pakiramdam ko, ito na yung karma niya. Kasi diba, pansinin niyo yung takbo ng kwento. Mula nung nawala yung first love niya, ang ginawa niya na lang sa babae, ginagamit na lang niya. Tapos wala na, wala siyang nararamdaman na kahit na ano. Siguro sinubukan din siya ng Diyos tapos pinamulat sa kanya ng Diyos na mali yung ginagawa niya. Ending, nagbagong buhay naman siguro si Laming pero alam na niya yung mangyayari sa kanya kapag inulit niya pa yun. Diba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.